Napakan ka ng area mo, iba ang gumagalaw pag may problema sa amin ang bagsak. Tulad yung basag kotse, inuha yung mga gadget sa amin ang reklamo. Pag mayroong gulo dyan sa parking, yung sinaksap yung gulong kasi hindi nagbayad yung driver, eh sa amin din ang reklamo. Ngayon, pag sa income, kasi hindi naman lahat ng gastusin dito is naka-include sa budget. Katulad itong ilaw namin, ang dating chairman, di binayaran ang ilaw namin, mga half million. Pangalawang chairman din binayaran. Hanggang ngayon, may utang kami. Hindi kami nakagaroon ng ilaw sa Meralco. Kaya hindi pwede ipasok sa budget. Oo, tama. Oo, bale. Ako ang nagbabayad. So, okay na sana yun dahil galing sa parking. Pagkain ng mga frontliners ko. Pagkain ng mga homeless dyan, no, sa likod. Dami ko pinapakain. For the record, madam, magkano nga po yung ira dito, annual? Sa ngayon, sumura 7.5 million. Hindi ko alam, baka next year kasi. Baka next year kasi alos karamihan na nagbayad sa Maynila, dito sa mga Mabini, dito na sa amin. Pero nang settle lang ngayon yung issue dyan sa jurisdiction dyan sa parking, naayon na ba yan? Hindi pa rin. Galing kami kahapon sa kay City Ad, ibinibigyan na ng City Ad sa amin. Okay naman ako, sir, magmumuha na lang ako ng 100,000 a month. Pero hindi kami pinagbibigyan ni Director Biyahe. Doon daw kami makiusap kay Chairman Cubillas. Bakit po eh? Ano barangay ninyo? Anong kompletong pangalan ni Chairman? Eh? Alexander Cubillas. Hindi, yung isa? Si Director Dennis Biyahe. Dennis Biyahe. Yan yung sa ano, di ba? Yung sa barangay affairs? Sa MPTV. MPTV, oo. Oh, MPTV. May tao siyang Chan ang apelido. Parang Chinese. Siyan ang apelido. Yan ang nagsabi ka po na wala, wala yung papilyo. Tsaka hindi kayo pagbibigyan. Doon kayo sa kay Cubillas makiusap. Parang hindi matanggap ng... Sino bang siyang chairman ninyo? Lorente. Mabait. Eh, pero hindi nakikilam yan. Hindi. Dapat sana settle mo na yan sa president bago ano. Hindi kasi nga hindi na sila nakikilam niya gawa nga ng ang katwiran ko naman. Sana maintindihan niyo, okay ko to pinaglalaban. Kasi amin talaga para mapatunayan ko sa kabila, amin talaga to. Nabawi namin kay Chairman Mendoza. Amin talaga to. So nabawi ko nga pati mga business establishment dito na nagbabayad sa amin ng mga business permit. Tama. So kapo sabi nila nangagoro ko rin sa amin. Samantalang noon, sabi nung kagawad boyet, pilitin mo mabawi yan sa kabila. Oh, inabawi ko. Sinunggawan na nila ngayon. Dating MTPB si kagawad boyet, nung pinaratangan ni Dennis Alcoriza na pumatay, nagtago. Ako sumuporta ngayon. Wala. Kakampi ni Chairman Cubillas. Sila pang nagdiin sa akin. Parang pinagkakaisana ko. Kagawad. Hindi ako nakakatulong kasi... yung prinsipyo na parang tinapakan ka. At saka mahirap kasi nga, yung may problema yun nga sa mga sasakyan. Pag may problema, dito dadalhin. Hindi naman ako hipokrita eh. Lahat tayo nangangailangan ng pera. Ang daming gastusin. Ang dami ko pinapakain. Yung mga homeless na dito. Saan ko kukunin? Yung dito sa taas? Hindi, tsaka... Hindi, tsaka kasi nga, jurisdiction mo to eh, dahil nga pag may problema, sa'yo nga eh, natural lang na dapat may pakinabang. Nag-isip ako sana kung magkalapit. Eh siguro, ito na ang pagkakataon, na parang sinagot na yung tanong mo. Kasi siyempre, maliban doon sa interview namin sa'yo, pupunin din namin yung reaction ng mayor dyan. Useless naman kausapin sila eh. Kasi, siyempre, either i-deny nila yan, o aamayin nila. Si Mayor, walang problema si Mayor, mabay. Kaya nga, siyempre. Sagana, sa ayuda, sagana kami sa ayuda dito, monthly meron. Ngayon, wala akong masabi kay Mayor. Mabait si Mayor, pero parang katulad sa uncle ko, Mayor, dati sa Cotabato. Uncle ko si Muslim NCMA. Pinsan ni tate ko. Natalo siya dahil sa mga galamay niya. Dahil hindi alam ng uncle ko kung ano mga pinaggagawa. Siguro ito nangyayari, hindi rin alam ni Mayor yan. Kasi kung hindi naman... Oh, hindi alam ni Mayor yan. Mabait si Mayor eh. Hindi, tsaka siyempre lalagay siya sa... Tsaka binaril ako noon. Ang
hanggang ngayon nandito yung bala. Nung time ng election, nagtatago ako. Pero ang ilang term naman na ba ito, Kapitana? First kagawad ako, pinabaril ako. So ito first time mo maging kapitan? Oo, para yan at large yung nagpabaril sa akin. So, matindi rin talaga, no? Matindi rin ako. Nagtatago ako kasi pinailan ko ng kaso yung chairman. Nasa iyo yun ako nagpaboto. Gusto ko rin makarating kay Mayor eh. Hindi alam yun eh. Tsaka ang Batang Maynila rin ako. Bago mag-file ng kanila si Mayor, doon sa coffee shop ni Vicky nagkikita kami. Siguro nakalimutan niyo yan. Kasi ang apat na yan, Batang Maynila. Bakit di ba kami Batang Maynila? Dito ako kapitan sa Maynila. Hindi naman ako Batang Mindanao kasi dito ako kapitan. Sila lang may karapatan kasi Batang Maynila. Lahat tayo, taga Maynila, may karapatan. Hindi sila lang. Grabe ang ginawa nila eh. Pinadampot nila yung mga tao ko. Nung madampot yung mga tao ko, nilagyan nila agad ng parking. Tapos sinisira nila ako ngayon na magulong kausap. Paano naging magulo? Bibili ako ng ticket 20,000. 30 pesos. 20 isa bili namin. May 10 kami. Yung nagpa-parking, halangan din mo bigyan. Silang naiinitan na arawan. Parang ginigipit kami. Kung meron lang magbigay, katulad ng isang araw, may nagbigay 10 sa tao ko. Pinicture na ng NTTV. Natatakot tuloy yung mga pamangkin ko. Pero tano talaga ako. Ginigipit kami. Sa sariling namin lugar. Sa sariling namin jurisdiction, ginigipit kami. Sa totoo lang yan ang nakasira sa kahit sino mayor eh. Yung mga galamay niya. Si Mayor, mabait. Pag sinabi na linisin natin, ibang klaseng linis. Diba? Ipatapad natin yung batas trapiko, iba ang ginagawa. Hindi alam ni Mayor yan. Oh. Lahat naman nangungutom natin, papanood ko sa ano, pinahanap niya, tinatangga. Pero ito hindi niya to alam. Lalo na pag na-media na. Hindi niya to alam. Gusto ko talaga makapasok sa kanya, makausap siya, pero wala. Hindi kami nakapasok kahapon. Para ipakita ko sa kanya, hindi nga ako pwede pumunta ng barangay noon eh. Dahil magkalabang kami ng natin chairman. Pinilit ko pa rin manalo siya rin. Kailan ba yung huling barangay election? 2018. So, kailan na susunod na? Itong 2022. So, next year din dapat? Sa October? Hindi, December. December? So ilang buwan after ng national elections? December. Anyway, regarding po dito sa kinatatayuang barangay hall, sariling pagmamayari na ba ito ng barangay, Kapitana? Hindi. Wala kaming sariling barangay. Dating barangay namin, napakapangit. Napakaliit. So, pangalawa na to? Ngayon, nung pag-upo ko dito, nag-assume ako November 1, araw ng mga patay. Pinabaril ako ng chairman December 24. Yung tinalo mo? Yung nag-first kagawad ako. Pinangakuan niya ako na isang term lang, ikaw na, ginalalaban. Yung pala, na pinagplanuan na pala na ipapatay niya. Kasi nakita niya na marami akong supporter. Na ako lang hinahanap ng tao. So at large si kapitan ngayon? Oo, siya nababaliwala siya. Siya ang kapitan, akong tinatawag na kapitan, hindi siya. Parang na-insecure. So yung pinagplanuan niya. Kaya pala sabi niya, alis na ako, ikaw ng chairman. December, alis na ako. Binigay niya uniform yung pala. Hanggang December lang pala ang buhay ko. Pinabaril ako. So, itong pag-upo mong kapitan na ito, as number one kagawad? Ganun? As number one kagawad. So, dahil siya, wala siya? Wala siya. Nag-update siya ngayon? Hearing kami. Siya mismo ang bumaril o meron siyang pinayaran? Meron siyang lutusan. Kumpare ko siya. Kumpare ko ang naghanap ng gunman. So, nagbalita. Tumanta yung bumaril. Nahuli kasi yung bumaril eh. Nahuli? Yun ang itinuro-turo niya talaga. At yun talaga makakasipit si chairman. Wala na yun. So, ano pong plano, Kapitana? Kasi nagre-renta lang pala ito. Meron ba kayong proposed project para kay Mayor? Para naman magkaroon ng medyo magandang o maayos na barangay hall na sarili. Paalisin na nga kami dito eh. Baka hanggang August lang kami dito. Ito, nirenovate na lang namin dati itong gym. Malino. Yun din na isa, inupa namin ito. Naka-allocate sa budget, 15,000. Samantala nga upa ko dito, 50. Sige, punado ako 35. Saan ko kukunin yun?
Ngayon, halos hindi ako nakakatulog kasi inisip ko, saan ko kaya kukunin yung pamayad na ilaw? Mm-hmm. Saan ko kukunin pandagdag sa rent ng pwesto? Kinuha nila yung parking. Mm-hmm. Magkano lahat po yung iniwang utang nung previous? Nasa 400,000. 400,000 pa? Hanggang ngayon, hindi pa nabayaran? Binari. Ngayon, yung sumunod na chairman, hindi rin binayaran. Nakapag-partial na ako ng 100. Sabi sa Meralco, partial para pwede na namin pakabitan ng barangay sa excelente. So kaya po hindi pala po galing sa sariling kwintador? Galing sa tao namin, si Ning Ning. Yun na lang ginamit namin. Kami ang nagpapayad. Renta na lang. Lahat renta pala, pati renta. City Hall, pati tubig, kuryente, renta. Renta ito, renta rin. Ang tubig kay Ning Ning, ginamit namin. Kami nang magbabayad, sabi ko Ning. Kasi pero nag-try po ba kayong sumulat kay Mayor para naman mabigyan ng aksyon yung ano, bilang ama ng lungsod? Yun ang gusto ko siya makausap. Paano? Mahirap makapasok. Hindi ko pinapalusot? Kahapon natakot din ako pagbaba namin. Kasi yun, dinampot yung tao namin. May mga pulis sa smart kasama. Ikahapon namin sila sa baba. Bakit po dinampot? Anong dahilan ng mga pulis? Hindi ko alam. Hindi naman sila kinulong. Dinampot. Ang bawa, ito yung mga parking boy ko. Inuli. Pinalit ang mga parking boy nila. Pinalis lang. So, meron pong mafia sa City Hall? Merong mafia sa City Hall? Mafia. So, kailangan malaman po ni Mayor yan. Sa parking. Kasi ang pagkakalam po ng lahat, wala pong tinutuloyin si Mayor. Mm-mm. At talagang dinadzombag niya yung mga tiwali sa opisina niya. Ito yung dinampot ng mga tao ko dito ngayon, video. Nandun na kasakay yung dalawang chairman. Yung isang chairman nasa front set. Isa nasa likuran. Ang dahilan is agawa ng parking. Parking. Magkano po pala ang kabuuang income ng parking? Malaki ang pera sa parking. Magkano po lahat, month per month? Nasa ano rin, nasa mga 80,000, 60, mm-hmm. 100 sa City Hall. Okay na sa akin yan. Mm-hmm. 50 nila po, ano ba, malinis sa isang buwan. Mm-hmm. Laking bagay na yun. Pinanginayangan ko. Kasi ang dami-dami kong so, pinapakain. So, nipiso, wala na kayong share ngayon sa parkingan? You know, sa kanila lahat? Paano po may naiwan sa akin sa iyo eh, ng problema naman. Sana ako bibili ng ticket. So, saan po kayo kumukuha ngayon ng panggastos dito sa barangay? Wala pa. Kasasangla ko ngayon ng alahas namin. Alahas ko. Sabi ko nga, nung kagawad ako, may million ako sa bangko. Sa negosyo yun. May pares kami. Kaya ibig sabihin, dalawang taong ka nang nahihirapan sa pagkakapitan, ano? Mahirap din pala. Lahat ang problema ng tao, sagot mo. So, pati po yung mga lumalapit sa inyo, personal money po yung binibigay? Oo. Gamot, pamasahe, nanakawan, nalukutan. Kapartido po ba kayo ni Mayor? No? Mayor, isko ako. Kasi kulay blue. Isko talaga ako, yung pagpahingin ko nila sa isko na ako. Okay. Mula nung umupo si Mayor Isko, wala pa yung chance na magkausap personally. Nauna pala kayo nakaupo bago si Mayor, ano? Oo. Nauna ka nakaupo. Hindi, kagawad pa ako. Hindi, kaya nga, ibig sabihin, hindi, di ba 18 yung 2018, kagawad ako. Kailan ba mamataw yung kapitan? 2019 ako nagkakagawad. Ah, after ng election ikaw. Sabay lang din. Sabay ka rin. Isko ako kasi magkikita sana kami sa tundo. Bago naging mayor si Mayor. Si Yorme. Tapos nung 2010 ako naging kagawad. 2010. Nung mayor na, tsaka din. Nung siya naging kapitan. Tatlong termino din as kagawad. Kaya meron pa po bang bakanting lote dito sa area nyo na pag-aari ng local government? Meron. Saan? Sa Gray. Gaano kalawak po yun? Malawak yun. Gusto ko rin na pasukin yun na makaroon lang kami ang sariling barangay namin. Hindi ko paalisin yung mga tao kasi kawawa naman. Bigyan lang kami ng kapiraso na para sa barangay na permanent. May mga nakatira na kawawa naman ko paalisin. Ang akin lang. Or less mga ilan ang sukat ng nasa 300 or 400. Malaki yun. Regalo naman ang
makukuha ninyo doon na? Eh, kahit na ba 100 square meter, 50, malaki na. So parang kalahati? Hindi, kahit 50 lang, sa kanila yung malaki. Kasi marami, magkakamag-anak sila nakatira. Makikiusap ako, bigyan niyo ako ng barangay natin. Hindi punish yun kasi kawawa naman sila eh. Yung 50 square meter, malaking bagay na yun. Gawin mo ng third floor, fourth floor. Okay na. Sino congressman po natin dito? Si Bagatsino? Crystal Bagatsino. Anak ni Amado. Pwede yung chance sumagot ng pagpapatayo naman. Mabait din si Crystal, kaso lang. Pinatalo ko siya noon dito. First time natalo si Crystal. First time natalo sa 670. Kasi lahat dito miyembro ng Kabaka. Lahat ng mga taga 670 miyembro. Pero pinatalo ko siya sa mga taong hawak ko sa Luneta. Marami ko kasi butante na taga mga homeless. Pero alam ang dahilan. O sinabi ko, chinat ko. Hindi nakakarating ang ayuda sa amin. Kasi yung presidente, kinukuha lahat. So at least alam niyang nag-attempt kayong magsikap na ipanalo sa rito? Hindi ko talaga, hindi ako nag-attempt. Talagang hindi ko siya pinapanalo. Si Ali pinapanalo ko dito. Kasi totoo akong tao. Pag ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. Sabi na, pero pinatawag ako. Sige, tanggalin niyo yung presidente ng Kabaka. Yung si Girly Animus. Dahil doon. Maging kakampi niyo ako. Pero kung hindi, pasedya ka. Hindi ako nanghingi sa inyo eh. Ayaw ko makakumit. Ayaw ko mahawakan ng isang politician. Kabaka? Mm-hmm. Yung foundation ni Amado? Foundation ni Amado. Matagal na kasi yung Kabaka. Kaya, nung sa may tulay, yung opisina nila, di ba? Kaya nga, sabi nga nila, first time natalo eh. Nagbigay ko ng 300 bawat isang butante. Yorme, Isko, Ali, sa Kaluran, si Gutok. Sabi naman ako, sino ba itong mga nililista nila? Si Gutok yung Muslim. Samira. Samira tsaka si sa Kaluran. Walang iba. Pero ngayon dadalhin ko si Bobby Espiritu. hindi ko dinala noon kasi. Sino siya? Bobby Espiritu. Espiritu. Ah, si Bobby Espiritu. Hindi ko dinala noon. Isa lang talaga dinala kasi nung nagtatago ako. Kakampatid dyan ang dating konsyal. Nung nagtatago ako ng baril ako, wala akong kakampi. Nakatago, walang media. Million ginastos namin pero na yung mag-asama. Walang natumulong sa amin. Dahil nakatago yung nangyari. Nakatago. Hindi ka namin nabalitaan. Okay. Actually, masasabi na pwede na sabihin nagulat din kami na gano'n pala ang sitwasyon. Nakatago yung nangyari. Andiyan nga yung mga papuyo ko nung nabaril ako eh. Dito tawa mo. Ay, dito dinaanan ng 45. Andito ang balang yun ngayon sa dibdib ko. Saan pa lumusot? Sa bibig? Wala. Butas ang dila ko. Buto lang left cord ko. Pero may magaling sa Cavite, lumabas ang boses ko. Kasi wala naman akong boses na eh. Nagtitext lang ako para ipabasa sa'yo. May magaling sa Cavite. Napakagaling lahat ng klase ng sakit, cancer. Lahat gumagaling doon. So may peklat pa rin ngayon, ang dila? Yung dila butas. Ito lang oh, hindi nahalata. Dinana ng bala kasi ng 45. Lang, 45, maliit lang. Pumasok. Hindi nakalabas ang bala? Hindi. Nandito sa dibdib kong bala. Hanggang ngayon? So hanggang ano ngayon. Pong finding ng doktor? O hindi pwede tanggalin dahil mamamatay ako. No. Dahil Jurassic. Pag nilagari, may matatamang maliit na ugat. Magkukos ng comatose. Wala silang laser? Dito sa heart banda o sa lungs ba? Magkukomatose ako. So, paano na? Mas okay dito na lang habang buhay. Pero wala parang gumagalaw. Tamang masakit o ano? Minsan ay lumalabas na dugo sa ilong ko. Minsan sobrang init na hindi ko may paliwanag na init gabi. Oo. Pero sa susunod na eleksyon, next year, tatakbo kang kapitan talaga. Oo. Yun nga na dahil na nabaril ako, dahil talagang tatakbo. Para maituloy yung talagang servisyo. No? Oo. Eh hopefully, nandun na sa kabila na parang gayon. Sana nga. So isa lang po ba yung target ninyo na, kumbaga, heartbeat ninyo na paglilipatan sana doon sa lugar na yun. Doon sa lugar na yun. Pero hindi pa na pupunuhan, hindi pa nagawa sa budget. Dapat wala. Kasi sa bagay, Mayo lang ngayon. So itong budget na ito, pupropose niyo. Magawa ng budget sa August, ipupropose niyo na ba mapunduhan yun. Oh, at saka, nakausati ko pa yung mga nakatira doon. Napapayagan nila ako para sa atin lahat. Kasi butante sila ni Mendoza, pero ngayon, lumipat na dito. At alam naman daw nila na sakop namin sila. Lahat nabawi ko na. Maper, BDO, Jollibee, basta lahat sa mabili. Of course, wala rin naman sila magagawa kung kukunin ng gobyerno. Pero, humanitarian reason, kailangan kausapin din sila. Kausapin sila.
Tinanong ko, may bayad ba kayo sa rento? Wala. May bayad ko sa... Wala sabi niya. Nakatira lang kami dito. Hindi nila alam may-ari raw. Marami sila, ano, sa nasa 23 family. Sandaan din yun. Times 10 pa yan. No, may mga bata pa sila. Oh, hindi kasama yung mga bata. Minsan factory pa ng mga bata doon, no? Yung mag-asawa lang kinumpit ko kasi binibigyan ko sila ng ayuda. Tapos sila eh. Pa rito, may ayuda, no? Oo, bigyan ko kayo ayuda. Lipat na ako dito? Dami ko ayuda. Kumusta po yung bakunan niyo rito? Doon nagpabakuna yung mga senior namin sa Lukban. Lukban Elementary? Oo. Meron na po bang record dito? Meron na. Tapos na yung mga senior namin. Pero ilan po yung record ninyo na nahawaan o namatay? Ay, wala pang namatay sa dito. Very good. Pero may naka-COVID na? May naka-COVID. Pero automatic, pagka-positive, pinapakuha namin sa MIOC. Ilan na po lahat? Tapos, pag magaling, susunduin. Pag meron naman, ihatid. Pag magaling, susunduin. PGS lang eh, malapit lang. Wala pang namatay. Wow. Pero karamihan, doktor. Ano ka sa akin? Diyan sa Cityland. Ayaw nila magpa-sundo sa city. Sila na lang lumala mag sa sarili niya. Eh, gumagaling naman. Tuloy yung lugar niya po, Kapitan, highly urbanized na, no? Oo. Mga building. Oo, okay. Highly urbanized. Mm. So, kasi ang problema, yung depression eh. Pag na kinabahan ka, natakot ka, na-depress ka, hihina ang ano mo. Yun na nga. Yun na nangyari sa akin. Kulang ako ng tulo dahil isip ng isip. Mm-hmm. Kanino ako lalapit? Ay, punta ako kay Omar. Anong silbi nang inalagaan kay lolo niya, yung balay ni Duterte. Dito yung lagi yung matanda eh. Mm. Kasi inahanap din nila ako sila ni Lovely. Habi ko, ay, puntaan ko si Omar. Pasulatin ko lang kay Mayor. Ayun pa lang naman eh. So, yun ang gawin mo, Kapitana. Ibig sabihin po, mula nang umumpo si Mayor, hindi pa talaga kayo nag-uusap personally kasi may humaharang. Oo, malamang naman. Mahirap makapasok. Opo, pero ito, for a record, meron ba kayong panawagan? Sabihin niyo na po lahat, Kapitana Bidwa. Para kayo sa ating punong alkalde ng Lusod, Maynila. Mahal kong Mayor, hindi ka pa po nag-file ng candidacy. Nasa coffee shop na ako ni Vicky. Doon tayo nagkikita. Nung pag-file ng candidacy, nandun ako sa asawa ni Kabotchan para magkita tayo dahil pinapakita ko ngayon marami kong tao para sa iyo. Nung dumating na ang eleksyon, ikaw lang pinaboto ko dahil sa kinalaban ko yung chairman ko dahil pinabaril ako. Nagpapasalamat din ako dahil ikaw ang nakaupo. Hindi kami napabayaan dito sa barangay ko. Sa ayuda, papasalamat po ako. Monthly nakakatanggap ako. Hindi lang monthly. Sagana po kami sa ayuda mo. Ang problema ko lang po, yung area ko pinasukan ng mga tao mo regarding sa parking. So, gusto ko rin po sana makarating sa'yo na kung pagbibigyan nyo ako, imumuo ako na lang para magkaroon din ng City Hall, para magkaroon din ng barangay ko dahil ang dami-dami kong obligasyon. Hanggang Mindanao nakakarating yung share ng parking sa asawa ko dahil nagpapakain din kami doon sa Mindanao sa mga batang happens na walang kinakain. Mga homeless dito sa likod ng barangay ko, pinapakain ko. Ngayon, hindi ako makatulog. Naiisip ko, saan ako kukuha? Kinausap ko na sila kanina kung hanggang saan lang ang kaya ng pera ko. Hanggang doon na lang pagpapakain ko sa inyo dahil wala na akong mapagkunan. Sana po mabigyan mo ng pansin ito. Marami po akong responsibilidad. Tulad itong ilaw namin, hindi naka-allocate sa budget. Yung sa rent ng barangay namin, hindi naman 15,000 ito, pero nakalagay sa budget 15,000. Saan ko kukunin yung pandagdag? Yung pagkain ng mga frontliner ko na dito na sa akin, dumikit mula nung nagka-lockdown, takakya po. Saan ko po kukunin yung mayor? Kaya nga, mahalaga po sa akin yung parking na may balik sa akin. Kung sinasabi yung Manilang Peke, ang ticket, basta ako bumibili ng ticket. Bumibili ako kay chairman ko bilis ng ticket na 80,000 monthly. Kung sakali man nagkaroon ng peke, may isang tao ako binili sa City Hall. Akala ko naman yung ticket na yun ay ganun pa rin dahil nabigyan na rin ako ng director ng libreng ticket. Hindi ko alam ang ticket na peke o hindi.
Pero ang ad ko lang po, may balik sa akin yung sa amin, na asawa ko naman ang umawak sa parking. Eh, binibigyan naman ako. Kumukulang yung asawa ko ng pagmirienda. Kaya sana po, gumawa na rin kami ng resolution ng mga barangay, mga kagawad ko, treasurer, secretary ko, iski chairman, para may balik sa amin. At lahat naman kami po nakikinabang. Makaisipin ng mga kagawad at chairman na ako lang nakikinabang. Lahat po, lahat-lahat po ng mga constituents ko yung nakikinabang, pati mga homeless, pati sa Mindanao na nag-aaral ng mga bata, hindi kumakain ng, hindi pa nakaranas mag-ulam, umaga tuyo, panangalian tuyo, hapunan tuyo, na nakita kong sitwasyon nila, nagpakain ako nung dalawang beses, 700 na mga bata. Nandito po ang katibayan, ipapadala ko sa inyo para makita po ninyo. Maraming salamat po, Mayor. Alam ko po mabait ka. Marami ka rin nagawa sa lungsod ng Maynila. Kaya saludo po ako sa iyo. Maraming salamat.